Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel StockPlay. At ngayon po ay mag-update ulit tayo sa mga charts. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel. And pa-press na rin po si all button para palagi po kayo ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, tapos pwede nyo i-check guys yung mga previous uploads natin from Friday, ano? Tapos yung kahapon. So ito siya. Ritz, tapos meron tayo dyan halo-halo big picture, then we have also top trending stocks. Yan, and kung meron kayong mga request guys, pwede kayong mag-comment, at pag meron akong time, magkakaroon tayo na separate video sa mga request guys, katulad dati na ginagawa natin before, ano. Ayan, and syempre don't forget to like yung mga videos natin. And paki-share na din po sa mga groups, especially sa Facebook. So, okay, mag-start na tayo. Let's start with BUL. And of course, so punta tayo sa weekly. And kahit sa weekly lang goods na to. Speaking of BUL, let's see guys. Okay, so na-hit na yung target natin dito. Halos ano? And kasi meron tayong palatandaan eh. That's why nagsisave tayo ng mga charts natin. Ayan. So for now is na-hit na guys yung ating target. Almost. And because we have a nice rally here. Solid green candlestick ano. Last week. Ayan. So siya ay nag-pump as high as 1.3. And right now is medyo rejected po siya rito sa may resistance natin sa 1.24. So far, so good. And yeah. So this week, tignan natin kung siya ay magkakaroon ulit ng kumbaga extension upside. If ever guys, so supposed to be dapat malaman natin yung next resistance for VOL. So, pagka sinilip natin dito, guys, okay, saan pwede? So, possible, let's see, ah, kung saan mas maraming untog. So, I think dito, guys, sa 1.33. Okay, and kung di naman siya kakaroon na breakout for extension, so, possible babalik tayo sa may support natin, which is malapit po yan sa 1.16. So, saan si 1.16? Eto siya. Ayan. 1.16 tong area na to eh. Okay. And so far naman, so medyo maganda yung kanyang itsura. Now, we have higher low tas higher high since we have here, yun nga, breakout. Okay, tapos parang trend line to guys, no? Okay, kung titingnan natin dito. Ayan, pero let's see. Okay, so let's see. Ayan, kasi still pwede pa naman itong papunta sa overbought area. Okay. Ayan. Next, green. Check natin tong si green guys. For green, okay. Since May, you know? May 8. Ano ba to? May 8. Tapos May 15, May 22. Tapos May 29. So, buwan na to, ano? 4 weeks eh. Ayan. Since noong March, kasi ano siya, patalbog-talbog siya eh, diba? Tapos, nung nag-revisit dito guys, yun na. Nag-rally tapos breakout. And pagka sinukat natin to, how many percent? From here, no? Sa 1.03. Tapos hanggang dito sa may week, almost 20%. Ayan. And overall, pagka sinilip natin to, of course. So, let's see. I think mas magandang silipin dito sa monthly chart para we have an idea, no? For this one. Ayan. So, kay green guys,
So typical lang yung bounce na to. And papansinin natin, pwede na, pwede nga po natin disregard eh. Ah, 'di ba yung mga rallying ganun like before July 2021, even dito guys, December, July, tas November 2021, and we have here July 2022. And right now, parang ganun, ano? Okay? So, alas namimik lang, guys. This is very, kumbaga, essential naman, ano? So, after the capitulation, we have a pullback or a bounce, ano? Ayan. So, bounce-bounce lang tayo pag may time. So, for now, lower high pa rin, tas lower low. It means, still bearish to, guys. Kung titignan natin overall, ano? Especially dito sa higher time frame, sa monthly chart kasi to eh, no? So let's see, kasi etong si 1.2 pag tinignan natin, resistance to eh, and possible is babalik tayo dun sa may support wherein tayo ay nagkaroon ng bounce dito kay green. So saan yun? 1.03 dito. Ayan. So for now, still bearish. And kung titingnan natin to, so saan ba talaga pumupunta sa green? Ano? Based sa kanyang historical chart. So based dito, monthly chart, it means big picture to. Since 2002, so siya ay bumabalik dito sa 0.66. Okay? So it means, if ever ano na siya ay babalik, okay, from here sa may last candlestick natin, from here sa 1.2 tapos hanggang dito sa 0.66, so pwede tayong mag-drop ng 45%. Ayan, no? So tignan natin to, yung plain green. Ayan, so pwede yun, ano, yung ganun setup. Tapos, FGen. Check natin, FGen. So, dito naman kay FGen. And kasi before na, ano natin to eh, diba, natakal na natin to guys eh. FGen, merong trend line, ano. May sistema dito. And, based po sa kanyang historical values, okay, pagka nai-hit tong trend line na to, so at least nag-spike siya ng 80% pataas. Ah, di ba? So ang average nasa 100 mahigit, ano. And kung titingnan natin, kasi meron ditong 200%, 160, 155, and yung pinakamababa 80%. So this time tignan natin, kasi still pwede pa naman tong pagkaroon ng pullback dito malapit sa may trend line natin, which is malapit diyan saan. So silipin natin dito, no, 17 point, I think dito kung maihit yung trend line ulit, ano, 17.45. So saan yun? Dito yun. Okay, so sa area na to. So tingnan natin, let's see. Ayan, kasi kumbaga meron siyang momentum right now. And kung sa monthly chart tayo magbe-base, a possible support natin na ma-consider, no, as a strong support, eto sa 18.99. Eto guys, 18.99. Ayan, so dito kasi siya nag-breakout based po sa ating horizontal resistance, no? So let's see for FGen. Tapos next we have Converge. Let's talk about this one, Converge. So for Converge, kung sisilipin natin dito sa monthly chart, ano, since no siya ay nag-peak all-time high noong 2021, still bearish pa rin eh, oh. Diba yung structure niya, lower high tas lower low. And kung ano tayo, kung pupunta tayo dito sa weekly chart or even dito sa daily chart, check natin.
So ang possible target dito sa 1.618 eh, 'di ba? Which is malapit 'yan sa 9.7. So tignan natin 'to guys, yung setup na 'to. Kasi base dito, okay, pagka sinilip natin siya, yung bottom natin kasi before ito sa 11. Since nalaglag, okay, so syempre we have a throwback dyan to retest this line, tapos rejected, and we know that yung setup na ganito, it's either maging flat or mag-create siya ng lower low. So this time, let's see, okay, kung flat ba or magiging lower low. And still possible pa rin tong ma-hit si 9.7, ano? Since meron po tayo dito ang trend line. Pagka sinilip natin yung trend line, so this is visible since nung January this year. And kaya pwedeng ma-hit yung ating target na 1.618. Okay? So tingnan natin yung setup nun for converge. Still pwede eh. No? Next, CEB. For CEB naman, of course, okay, balik tayo sa weekly para mas makita natin yung overall trend na to. And based dito guys, since 2020, okay, of course, nagre-retest lang dito. 2020, 2021, 2022, tapos 2023. Ito yung last. And kumbaga, every year is nagre-retest, tapos okay, for now, ang naging total bottom na natin for CEB and kay Cebu Air is eto, 35.33, malapit dito. So nakailang retest sa ba dito guys, tapos tumalbog. We have here one noong March 2020, tapos June, okay, tama ba to, or ano pala, May pala, no, May. Tapos we have here August, then we have here, ano ba to? August din. Okay, tama ba August? Tapos August din, and we have here, ayan, so 2022 November, yun last ano. Bali, we have 1, 2, 3, 4, 5. So right now, since we have no breakout, still bearish, and still pwede pa rin to mag-retest dito guys. Somewhere here sa may 35.33, no? Ayan. So pagka ganito ang setup, so medyo kumbaga paghihintay lang tayo ng ano, no, ng mas okay na entry. So for now, pagka ano ka dito, entry ka dito, medyo pangit. Since malapit dun sa may diagonal ano eh, resistance. And kung mag-a-add tayo ng support, so ang possible na strong support, ito guys, 38.78, pwede dyan kasi nakailang talbog na rin dyan, ano. So we have here a throwback, tapos nag-hold twice, then retest dito sa may, okay, trend line natin sa diagonal, no. So for now, yun yung pinaka malapit na target para sa may support. Ayan. And last but not the least, ito si Jollibee, JFC. Let's see guys kung ano meron dito. So far, so good. Okay, since nung siya ay nagkapitulate, ano, nung 2020 COVID crash, higher lows. But we don't have higher high. So it means flat pa rin to, no? So yun nga lang, medyo maganda na, and sana mag-progress pa. So tignan natin, maybe by 2024, okay, malalaman na natin to kung saan ba siya talaga papunta. Pero based dito sa ating target, sa ating pattern, so at least pwede nating ma-hit si 413 or 414, no? And of course, si 325, ito kasi yung ano natin eh, di ba, all time high natin noong 2019. So let's see kung paano to mag
pe-play out, no? And of course, syempre mas priority natin yung all-time high compared dito sa ating price target na 417. Okay? So for now, goods naman yung kanyang itsura. And sana wag nang buhusan to, no? At mag-hold dito sa may trend line niya, especially dito sa may diagonal. Ayan. So if ever man na magkakaroon to ng sell-off, so pwedeng ma-hit 225 and as low as 221. Ayan. So pwede rito sa area na to para ma-hit yung ating trend line sa diagonal, ano. Dyan guys, dito. Okay, sa area na to. So I think tapos na po tayo guys, and maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye, I'm out.